At kaugnay na iba-ibang isyong kinakaharap po ng Administrasyong Duterte, makausap natin ngayong umaga si Presidential Spokesman, Secretary Harry Roque. Secretary Roque, good morning! Ay, magandang umaga, Igan, at magandang umaga, Pilipinas. Ito po, ayon sa Movement Against Tyranny, yung pagpalutang nitong Red October Movement ay bahagi raw ng plano ni Pangulong Duterte na magdeklara ng martial law sa buong bansa. Well, Igan, nanggaling po ang impormasyon sa ating hukbong sandatahan. Mm-hmm. At ang hukbong sandatahan po natin, sapat-sapat naman ang kanilang resources para magkaroon ng intelligence gathering. No? Mm-hmm. So sa akin po, naniniwala ako sa AFP kapag sinabi nila na may ganyang plano. Ang issue lang, matatagumpay ba sila? Uh-huh. Igan, una-una, bakit hindi tayo maniniwala na may ganyang plano? Sa mula naman talaga, ang CBP-NPA, yan po ay binuo para patagsikil ang gobyerno ng kahit sino. Oo. Hindi lang naman mga gobyerno ni Duterte yan, kahit sino naging presidente dyan, gumagamit na sila ng armas para matagsikil ang gobyerno. Pangalawa, yung oposisyon. Ang problema kasi sa oposisyon, inaalis nila yung konteksto ng people power na sinuportahan nating lahat. Nung tayo po ay nagsuporta ng people power ng 1986, dahil po walang mandato yung dating diktador at kinailangan na taong bahay na mismo ang gumalaw. No? Mm-hmm. Kaya inuulit nila, ninanais na naman nila itong people power para tanggalin ang presidente. Kasi hindi lang nila matanggap talaga na naging presidente itong hindi nila kauri. No? Kumbaga, commoner, hindi aristocracy. No? So, hindi rin ako nagtataka na marami sa kanila ay atat-atat at nais bumalik sa kapangyarihan. No? Hindi pa nag-aantay ng susunod ng eleksyon. At pagdating naman sa Magdalo, pwede ba, adik naman sila sa coup. So, mas mabuti pa na alalahanin natin kung anong mga nagawa nila at mas kapanipaniwala kung anong pwede nilang gawin kaysa yung denial na hindi sila nagtatais. So, parang ang banta nandyan lang lagi pero hindi magtatagumpay sa ngayon? Yun naman po, kasi suportado talaga ng taong bayan si Presidente Duterte. Yan ang pagkakaiba ni Presidente Duterte dun sa diktador na Marcos. Ang ating presidente, 6 million ang lamang dun sa pinakamalapit niyang kalaban. Mm-hmm. At bukod pa dyan, yung pinupulaan ng programa niya, yung War Against Drugs, nagkaroon na tayo ng survey sa SWS. Ito po'y paulit na lamang ng survey na isang survey na naganap noong April. Uh-huh. E talaga naman po, 8 out of 10 suportadong presidente doon sa pinakakontroversyal niyang programa na War on Drugs. Magdating pa dun sa mga less controversial, mas malaki pa ang suporta ng taong bayan. So magplano kayo, magnait kayo, magpangka kayo, mabibigo kayo dahil nasa likod ng presidente at taong bayan. Binanggit mo na rin si Marcos. Ano reaksyon ng Palacio pa rin dito sa naganap na one-on-one? Anong agenda nitong dalawang ito? Si dating Senador Bongbong at Senador Juan Ponce Enrile. Baluktutin ba ang kasaysayan, Secretary? Mahirap po mabaluktot ang kasaysayan na meron na tayong institusyon ng Korte Suprema at meron na tayong batas na nagsasabi na lahat po ng kalabisan na nireklamo ng mga biktima ng martial law ay tunay na nangyari. Kumasos pa nga tayo ng pera ng taong bayan para bigyan ng reparasyon yung mga naging biktima ng martial law. Bakit natin sasabihin na walang paglabag ng karapatang pagtao ng mga panahon na yan? Mm-hmm. So ano, kibit-balikat na lang natin itong one-on-one na to? Well, sa akin naman po ay hayaan nyo sila mag-Facebook ng hanggang gusto nila. Yan naman ang maganda sa kalayaan ng mga malayang pamamahayag at pananalita. No? Pwede ka magsabi ng kahit ano. Mm-hmm. Pero ang taong bayan naman, dahil meron tayong access sa malayang merkado ng ideya, handang maghusga kung anong katotohanan, anong kasinungalingan. Maganda namang mapanggam mula sa iyo dahil alam natin magkaalyado si Pangulong Duterte at ang mga Marcos, pero sa isyong ito ay hindi kayo nagiging bulag, Secretary. Well, sa administrasyon po ni Presidente Duterte, binigay po yung reparation para sa mga biktima. At ngayon, ginagawan pa natin ng mga paraan, yung mga hindi pa nakakakuha, dahil mga namatay na yung mga claimant. Opo. At ginagawan natin ng paraan na yung kanilang mga eredero ay makakuha sa lahat ng mga panahon. Okay, yung kalusugan naman ni Pangulo, ikaw nakikita mo siya. Inamin na niya, nagpa-endo siya, tsaka colon. Ito'y bahagi ng, minsan sa executive check-up, ano? Pero sa tingin mo, ano talaga, may dapat bang maging alalahanin ng ating mga kababayan sa kanyang kalusugan, Secretary? Well, Igan, ang katotohanan, hindi na nga ako makasabay kay Presidente. Okay. Sumama ako sa kanya sa Cagayan, sa Ilocos Norte. Ikaw pa hinihingal. Piquet. Ako po ang sumuko, hindi na ako sumama ng Isabela, hindi na ako sumama ng Cebu dahil sobrang ng parusa sa katawan niya. No?
pero mas bata ako sa kanya, no? Pero si presidente po talaga walang tigil, no? Eh ngayon pupunta naman ata ng Sulu, pupunta na naman ako saan, ako'y sumuko na. Sabi ko, okay, dito na lang muna ako sa palasyo kung wala namang kasamang Malacañang press corps at masyadong napapagod ako sa schedule niya, no? So sa akin na lang, eh, tignan na lang natin yung schedule ni presidente, talang schedule niya, hindi po yung schedule ng isang may karamdamang. So yung colon at endo niya, may plano bang isapubliko yung resulta, Secretary? Eh, hindi naman po kasi seryoso, routine check-up. Ah, okay. Ang sabi naman ng saligang batas, inuplikasyon na ganyan, kapag seryosong pagkakasakit. At siguro po, linagay ang provision na yan dahil nga yung panahon ni Marcos, itinago niya na ano na yung meron na siyang mga seryosong sakit, nagda-dialysis, meron pa ata ibang mga karamdaman, no? So, pag nakikita niyo naman ang presidente, araw-araw, ibang probinsya ang pinupuntahan, eh, siguro yan ay ebidensya at patunay na wala pong seryosong sakit ang ating presidente. Opo. Kaliwat kanan na yung nagdedeklara na tatakbo sa darating na eleksyon. May desisyon ka na ba, Secretary? Well, pinagdadasal pa po natin yan, pero ang sigurado po ay importante na magkaroon tayo ng mga mambabatas na marunong gumawa ng batas, magkaroon ng batas pulisiya. Tignan po natin ang legislative record niya. E tayo naman po, 16 months ng Kongreso, 5 national bills po na ipasa natin, kasama na yung libreng patubig, libreng pagkain ng mga kabataan, at saka po auto design ng libreng tuition sa state universities and colleges. Pero ngayon po, sabi ko nga, hindi ako nagtatako, lela tayo, nasa laylayan tayo, dahil ordinaryo lang man tayo mamamayan. Pagka mag-alak tayo, Igan, alam mo namang hindi tayo anak politiko, hindi tayo anak mayaman, pero may pag-asa pa rin yan. Okay. Good luck. Bantayin mo na lang si Pangulo. Maraming salamat. Salamat. Presidential Spokesman Secretary Harry Roque.